Hello guys! Welcome to my channel! Ang tutorial na ito ay para sa mga kukuha ng NBI clearance online for renewal door-to-door. Ito po yung link para sa NBI clearance. Once na na-open na natin yung page, meron tayong pagpipili ang English or Tagalog version. So once na nakapili ka na, click lang ang I agree. Pagkatapos niyan, may lalabas ulit na advisory. Pagkatapos mong basahin ang notice, pwede mo na siyang i-close. Makikita natin sa screen yung NBI Clearance Online Renewal. Pindutin lang natin yung click here. So, kukompletuhin lang natin yung mga hinihingi niyang data. Para po sa iba, ito po yung old NBI ID natin. Mahalagang paalala lang, huwag nating itatapon yung mga dati nating NBI clearance kasi mahalaga po yan kapag magre-renew tayo. After nating ma-fill upan yon, click lang ang verify. Merong mga pagpipilian para sa verification options, mother's information, yung mobile number na ginamit mo dati for registration at saka yung email address na ginamit mo din for registration. So, after mong makapili, click na lang natin yung verify. And then, magpo-proceed na tayo sa door-to-door delivery. Pagkatapos mong basahin ang disclaimer notice, i-click lamang ang I agree. Pagkatapos mo ding basahin ang terms and condition, click mo na din ang I agree button. Pagkatapos mong pindutin yung I agree, may lalabas ulit na pop-up. Mga numero naman yan na pwede mong kontakin kapag meron ka pang mga katanungan. Bago mag-proceed, basahin ang disclaimer notice kasi nakalagay dito na once nabayaran na at completely successful yung payment, ay non-refundable na po ito. So after ma-fill upan yung para sa delivery, proceed na tayo sa payment. Pagdating naman sa payment method, madami naman tayong pwedeng pagpilian. Katulad ng e-wallet, meron siyang GCash. Sa GCash, yung transaction fee is nasa 17.85 pesos lamang. Meron ding cash payments, so pwede kang magbayad sa mga bayad centers like yung LBC, Cebuana Lujillier, sa SM Robinson, madami pang iba. Aside from that, meron din tayong PayMaya 7-Eleven, To-Go Express, Visa or Mastercard. Then after nyan, i-click na natin ang proceed. So once na na-complete mo na yung payment, may marireceive kang email galing sa Maya na nagsasabing paid ka na. And then meron ka ding marireceive na text message galing sa Maya. So yung text message, may laman na siyang reference number. Yung reference number naman, magagamit mo yan para matrack mo yung documents mo. Yung pangalawang email na marireceive mo naman is galing na ito sa delivery box. So nakalagay doon yung link kung saan pwede mo siyang itrack kasama na doon yung reference number. Katulad ng nakikita ninyo ngayon sa screen. So once na naklik mo na yung link, mapupunta ka sa another page. Ito yung track and trace ng delivery box. Tapos ilalagay mo lang dito yung reference number. Yung lahat po ng mga links na kakailanganin ay ilalagay ko na po sa description box para madali nyo na lang pong hanapin mamaya. After 3 days, may na-receive po akong message galing sa delivery box na LBC yung napili nilang maging courier ng aking documents. So once na itatrack na natin sa delivery box, ganito po yung makikita natin from waiting for payment hanggang sa delivered. So, pag dumating na po yung document, mag-present lang po tayo ng valid ID para po i-confirm na tayo talaga yung owner ng document. Yung sa akin po, after 5 days, dumating na po siya agad. Pero, depende din po kasi sa lokasyon. Minsan, aabot ng 7 hanggang 14 na araw. Sana po ay nakatulong ang video ito upang mapadali ang inyong pag-renew ng NBI clearance. Maraming salamat po!